At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Huwag dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagkita sila Raul at Monica sa palengke at umiiyak na yumakap ang buntis na si Monica kay Raul. Humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang pagkalas sa kanya. Naikwento ni Monica ang lahat kay Raul at humihingi siya ng tulong. Pagkalipas ng ilang araw, isinilang nga ni Monica ang bata. Natuwa ang kanilang pinuno dahil lalaki ang bata. At sinabi ng pinuno ng batang iyon ang papalit sa kanya bilang pinuno ng templo. Isang araw, naisipan ni Marie ang sumunod kay Raul, pero hindi nadatnan ang binata. Kaya ang inadalawang dito ang nakausap niya. Pinatuloy sa bahay at inabot na ng gabi. Wala pa si Raul. Nakarating sa pinuno ang sinasabi ni Monica na demonyo ang ama ng batang isinilang niya. Kaya iniutos ng pinuno na huliin si Monica at iharap sa kanya at paparusahan. Gustong ilayo ni Raul si Monica sa lugar na yun. Kaya sinabi niyang magkikita na sila sa istasyon ng tren. Pero biglang dumating si Susan. Monica? Raul! Susan, bakit? Anong balita? Malapit na ako sa bahay niyo para sabihin sana sa nanay mo na nandito ka sa bahay. Pero bago ako makarating, napansin ko ang mga tauhan ng pinuno ng templo. Nagtago ka agad ako at narinig ko ang pinag-usapan nila. Ha? Anong pinag-usapan nila? Nanganganib ang kaligtasan ni Monica, Raul. Kinakabahan ako. Ha? Bakit? Ano bang sinabi ng mga tauhan ng pinuno, Susan? Ano? Galit na galit daw ang pinuno at pinapahanap kanila ngayon para igapos, dahil sinisiraan mo raw ang imahe ng pananampalataya nila. Ano? Monica, huwag kang lalamas. Pero Raul, paano yung bata? Bahala ng nanay mo sa kanya. Susan, dito na matutulog si Monica. Ipinid lahat ng bintana at pintuan para hindi basta-basta makapasok ang mga tauhan ng pinuno. Oo, Raul. Ako na ang bahala kay Monica. Nasaan ang Monica na yon? Bakit hindi nyo pa nadadala sa harapan ko? Eh, pero no, hindi namin siya nakita. Nagtago na siya eh. Kahit saan man siya magtago, harapin ninyo. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo siya nahahanap. Sige na, kumilos na kayo. Dahil kung na hindi nyo siya mahahanap, paparusahan tayo ng ama. Lilindol sa lugar na ito at sasabog ang bulkan. Sabihin nyo sa lahat ng kaanib, kailangang tumulong sa paghahanap. Dahil kung hindi, mahuhukom tayong lahat. Sige na! Kumilos na kayo! Opo, Pinuno! Alis na kami! Saan kayo nagpunta ang babae? Ang hayop! Kailang maparusahan siya. Palagay ko, nakapagkwento na siya sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Humanda ka, Monica. Humanda ka!
nagalit ang ama ng sanlibutan dahil sa ginagawa ni Monica. Kaya tumulong kayong maghanap sa kanya dahil paparusahan siya. Pero kung hindi natin siya mahanap, madadamay tayong lahat at masusunog ang buong daigdig. Tumulong kayong maghanap kay Monica. At dahil dito sa templo, dahil galit na kapas sa kanya, sige na, magtulogan tayo para maligtas tayo sa kanyang nakatagdang paghuhukom sa atin. Aba, bawa ka sa amin! Ninuno, makiusap ka sa ama! Nawanggan tayong itabay! Baka, pakinggan ka! Sige, susubukan ko. Ama ng sanlibutan, narito kaming mga anak mo. Nagmamakaawa na huwag mo munang gunawin ang mundo. Gusto pa namin mabuhay. Ang ginoo, anak, makinig ka sa sasabihin ko. Ang ama ng sanlibutan. Magsiluhod kayong lahat at manalangin sa ating ama ng sanlibutan at makinig sa kanya. Ama, sanlibutan, sige sabihin mo sa amin, kung gusto mong sabihin. Lahat ang sasabihin mo, aming susundin. Panginoon, ano bang sasabihin mo sa amin? Sige na, nakikinig ang lahat ng nananampalataya sa iyo. Sige. Gusto kong iharap ninyo sa akin ng babaeng Suwael dahil kung hindi nyo siya mahanap kaagad, gagamitin siya ng aking kalaban na si Diablo. Kung hindi nyo siya mahanap kaagad, gugunawin ko ang mundo! Upama! Huwag mo munang gunawin ang mundo. Sige, tutulong silang lahat para hanapin ang Suwail na Monica na yon. Saring, anong tunog yung narinig natin? Ah, galing doon sa timplo ng bagong pananampalataya na itinayo ni Don Angelo. Ganun po ba? Parang maraming taong nagsisigawan kanina at parang takot na takot sila. Oo, ganyan ang maririnig kapag nagagalit daw ang ama ng sanlibutan. Eh, ganun po ba? Marami bang kaanib sa pananampalataya na yan? Oo, Mari. Kaya lang, may ibang kumakalas. Dahil sabi nila, parang peking ama raw ang sinasamba nila. Ano? Peking ama? Anong ibig ninyong sabihin, Aling Saring? Ah, mahabang kwento. Pero bago yan, maiwan muna kita rito dahil pupunta ako sa tindahan. At bibili lang ako ng kakailanganin natin sa pagluluto ng karne ng baboy. At sige po, Aling Saring. Hintayin ko na po kayo dito. Sige, dito ka lang. Saglit lang ako. Ayun na si Aling Saring. Hintayin ko siya, tapos ipapakwento ko sa kanya ang tungkol sa... Sino kayo? Bitawan niyo ako! Huwag! Huwag!
Bare, nandito na ako. Halika, magluto na tayo ng baboy. Sigang na lang natin para may sabaw. Teka. Magkano ka lang! Magkakap ka lang! Halika ka! Halika! Diyos ko! Si Mare! Dinukot ang mga tauhan ng pinuno ng sa templo! Pakawalan niyo siya! Wag! Wag! Ikaw matanda ka! Wag kang paingay! Hindi tatabi ka namin! Diyos ko! Hindi! Hindi! Bakit nila dinukot si Mare? Anong kasalanan niya? Ano? Susan, nakahanda na ba kaya? Maulan na kayo doon sa istasyon ng tren. Hintayin nyo na lang ako doon. Bilisan na niyong malis dahil hindi tumitigil ang matauhan ni Don Angelo na naghahanap sa inyo. Pero ang inay, baka mag-alala siya sa akin. Ako nung bahalang kumuusap sa inay mo. Kaya sige na, umalis na kayo. Halika na, Monica. Takpan mo ng telag yung mukha mo para hindi ka makilala. Sige na, naghihintay na ang kalesa na sasakyan natin. Kabiling ko, mauna na kayo doon sa pinanggalingan kong bayan at hanapin mo ang kaibigan kong si Roman. Kasamahan ko yung trabaho. Ibigay mong sulat sa kanya. Sige, Raul. Mauna na kami. Hintay na kita doon. Sige na, Monica. Pag-ingat kayo. Ayaw mo sila sa Monica. Dito pa ako. At magmamanman ako sa Don Angelo na yon. Raul! Inay! Raul! Bakit kayo napasugod? Anong balita? Raul, anak. May babaeng dumating sa bahay. Mari ang pangalan. Pero nakita kong dinukot siya ng mga tauhan ng pinuno. Ano? Pinuno! Pinuno! O, anong balita? Natagpuan niyo na ba si Monica? Opo, Pinuno. Nandoon na siya sa madilim na silid. Ganun ba? Opo! Magbabayad ang babaeng yun sa akin. Ayestes ama ng sanlibutan. Dahil suwail siya, gagawaran siya ng napagabigat na parusa. Wala na ba kayong ipag-uutos sa amin, Pinuno? Wala na. Sige, umalis na kayo. At ako na ang bahala sa babaeng yun. Sige po, Pinuno. Alis na po kami. Kare. Umanda ka sa akin, Monica. Pero bago kita bibigyan ng parusa, magpapakaligaya muna ako sa ibabaw mo. Matagal nang hindi kita nakakasiping. Kaya ibubuhos ko lahat ng aking lakas sa'yo. Magpapakaligaya muna ako sa'yo bago kita patayin.
Ano kayang gagawin sa akin? Bakit ako dinala sa lugar na ito? Kung hindi ako nagkakamali. Ito ang kinaroroonan ng pinuno nila. Diyos ko. May pumasok pero hindi ko makita ang mukha dahil madilim. Pinuksan niya ang ilaw. At isang lalaki na medyo maindanda papalapit sa akin. Kumusta ka na, suwail na babae? Ang ganda-ganda mo talaga, Monica. Kahit bagong panganak ka, ang ganda-ganda mo pa rin. Sandali lang. At tatanggalin ko ang busa sa bibig mo. Anong kasalanan ko sa inyo? Bakit ninyo ako dinala dito? Teka. Ang tinig mo, bakit iba? Hindi ako ang Monica na sinasabi mo! Ha? Oo nga. Hindi nga ikaw si Monica. Pero kamukhang-kamukha mo siya. At mas maganda ka pa sa kanya. Pagkawalan mo na ako! Nagkamali kayo na hinuli. Hindi ako ang sinasabi ninyong Monica. Sa palagay ko, isa ka pang birhen. Karapat dapat kang ialay sa ama ng salibutan. Hindi. Hindi na ako birhen. May karanasan na ako, kaya pakawalan mo na ako. Kung hindi ka birhen, hindi ka na iaalay sa ama ng salibutan. Pero aangkinin muna kita bago kita pakawalan. Ay! Wag! 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 Itong sayo! Nandito na ako sa malapit sa kanilang templo. Saan kaya sila dinilagay si Maria? Mahayop. Demonyo. Teka. Ano itong kinaroran ko? Ano ang mga ito? Ha? Mga malalaking makina ito? Hindi ko pwedeng magkamali. Ginagamit nila ito para linlangin ang mga tao. At mapilitan silang mapaniwala sa huwag na pananampalataya. Wag! Wag kang lalapin! Hindi papatayin kita! Wag! Tinig ni Mariona. Wag! Ginagawa na yata siya ng masama. Hanapin ko siya. Ililigtas ko siya sa kapahamakan. Satanas kang talaga doon ang ilo. Nililinlang mo mga tao! Wag! Wag! Doon nang gagaling yung tinig niya. Dadaan ako sa bintana para makapasok ako doon. Hindi magtatagal. Alis na rin ang tren na ito. Pero mamaya ka na lang sumakay dahil mainit dyan sa loob. Huwag ka munang umalis, Susan. Magkwentuhan muna tayo habang hindi pa aalis ang tren. Talagang hindi ako aalis hanggat hindi pa nakakaalis ang tren na ito. Ah, sige. Siya nga pala. Pakitulungan si inay na mag-alaga sa anak ko, ha? Pakisabi na rin sa kanya na babalik din ako kapag tahimik na sa templo. Oo, Monica. Ako na ang... Monica, ang mga tauhan ng pinuno ninyo, ayun sila, parang may hinahanap. At palagay ko, ikaw ang hinahanap nila. Magtago ka. Dali! Ah!
Makita kaya ng mga tauhan ni Don Angelo, sila Monica at Susan. Mangilin naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Juan, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.